You are now listening to the Amazing Grace Tube, where God's word is preached and where Christ is glorified. Reach up to the sky and see. The online free Bible School of Grace Tube is offering Bible analysis series. Learn to rightly divide scriptures. Hello mga kaibigan. Dito tayo ngayon sa Grace Tube at ang ating pag-usapan ngayon itong application of Bible analysis in the book of Jude, Philemon, and 1 Corinthians. Ang gagamitin natin na libro itong Bible analysis or How to Understand the Bible by Albert Garner. At ang gagamitin natin dito yung previously na-discuss na natin sa previous na mga videos, and I hope na tingnan nyo yun. Sa regarding sa Bible analysis, no, a comparison with Albert Garner na book itong Bible analysis at yung Golden Key ni Ben M. Bogard. Magagandang libro itong dalawa at ito ho pinagsasama-sama natin, kino-compare natin, at the same time din discuss natin ang mga laman, no, ng kanilang mga libro. At dito ho tayo ay matutulungan how to properly and magandang pagka analyze, no, para hindi tayo maligaw, kasi pag hindi natin ma-rightly divide itong Word of God, dyan ho pumapasok ang mga mali-mali na mga doktrina, mga mali-maling turo, no, dahil nga sa maling paraan sa pag-divide nito o sa pag-intindi nito. So, ngayon ho, napag-usapan sa mga previous videos natin, yung 5-point question rule. At dito natin sasampulan sa librong Jude, Philemon, and 1 Corinthians. Okay, so ito ang pag-usapan natin ngayon. Itong tatlong libro, gamit ho itong 5-point question rule. Okay? Sa hindi pa natin tatalakayan yun, ito ho ang introduction natin, itong threefold interpretation of the Bible. So, tatlong paraan, no, sa pag-interpret ng Bible. Una ho is grammatical including logical interpretation. So, ito ay nakafocus sa grammar, sa language, no, ng na ginamit. Kasi ang Bible originally was written in Hebrew and Aramaic, yung Old Testament. At yung New Testament naman ho sa Greek. Okay? So, may times na ang grammar nito ay makakatulong kung ano ba talaga ang pinapaintindi o ano ba talaga ang gustong sabihin, no? O anong dapat nating maintindihan doon sa sinabi regarding that scripture. At saka sa English naman or sa anumang languages, so importante yon na magkatugma yung pag-translate nila doon sa original na meaning. Okay? So, importante ito. Including logical interpretation. So, yung logic, no? Using this scientific method of interpretation. Pangalawa ho, historical. Including also psychological interpretation. So, sa history, anumang background nito, may isang libro na maganda or lesson na maganda, yung Bible backgrounds and customs in Bible lands. Ganun na ano, no? So, pag alam mo anong mga ginagawa nila in the past, no, doon sa Bible, especially in the Bible times, so kung itong sinasabi nila, mas maintindihan mo. So, lalalim yung pag-unawa mo kasi alam mo yung background. Ito ganito kasi yun sa kanila. Kasi sometimes, ang mga words o ang mga actions na sinasabi, magkaiba kasi ang meaning sa panahon natin ngayon sa modern times. So maganda rin yung alamin natin sa pag-intindi nung time mismo ng Bible na sinulat siya. So yun ang mga historical backgrounds na magandang mas maka-enhance, no, sa pag-intindi natin sa salita ng Panginoon. At yung mga psychological interpretations, ano bang pag-intindi, anong iniisip nila sa ganitong mga pangyayari at anong mga may mga psychological reasons kung bakit ginawa yon. Okay? And thirdly, the theological interpretation.
So, Principles of Biblical Interpretations by Berkhoff, example, page 13. So, ito ay na-discuss niya. So, itong five-point question rule embraces the grammatical and historical system of Bible interpretation, no, by Berkhoff. Yun namang proper application rule, ito ang isa pang klaseng rule, no, na magandang i-integrate natin sa pag-study natin ng Bible, is a sane and scriptural basis for theological interpretation, which is held by Berkhoff to be the third means of Bible interpretation. So, ang ating tatalakayin ngayon yung five-point question rule. At ang sample natin yan, yung i-discuss dito ni Albert Garner regarding sa tatlong libro. No, ang una is dito sa kay Jude. Okay? So, kung basahin mo itong Jude, hanapin mo una itong who is speaking or writing. So, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James in Jude chapter 1. Okay? So, dito, the one who wrote this little book was Jude, the brother of James, the less, who is also called Judas. So, Judas ho ang name, no? Another name ni Jude, okay? Yun ang magandang malaman natin na background regarding this. So, ito, no? Dito sa Luke 6:16, tingnan natin sa Bible, ito. And Judas, the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor. So, iba ho si Judas na the brother of James at iba rin ito si Judas Iscariot. Okay? So, yun ang sinasabi na another name ni Jude. Siguro Jude talaga yung parang mas magandang gamitin sa kanya para hindi tayo mas ma-confuse, no? Sa kay Judas na si Jude at saka si Judas na Iscariot na traitor. Okay, so meaning hindi ho lahat ng Judas ay mga Judas. So ito ho, no? So si Jude ay Judas din ang another name niya. Okay? Ngayon, the names of the New Testament writers were usually at the heading of their letters. So nasa unahan, yo. Kasi itong reason hindi kagaya sa atin ngayon sa modern times. Hindi po ba ang sample na letters natin kasi kung kayo ho ay sumusulat, 'di ba, anong una-una? May heading siguro dyan, tapos may date, usually date, yung mga pinakasimple, may date sa taas, tapos address kung sino ang sinusulatan mo. So, the dear, Mr. So-and-so, okay, tapos ang ano, no, ang laman ng letter, and then, di ba ang name natin doon sa end, sincerely yours, lagay mo doon, o, Ebedolos. So, ganun ang sistema. Dito ho, sa New Testament, sa unahan ang name ng writer. Bakit? Itong reason. For this is, their letters were usually written on scrolls that were rolled, and if they placed their names at the end of the letter, one would have to unroll the entire scroll in order to find from whom the letter was written. O tama naman. Eh kung doon sa huli ilagay ang name ng writer, o sino kaya nagsulat nito, di i-unroll mo lahat. Eh, ngayon kung 70 meters yung ano, kasi malala, pinakaano is 20 meters, di ang taas. Ang tagal. No? Tapos, oy, si ano pala, si Jude pala ang sumulat. Okay, doon sa huli. Tapos balikan naman ano, para magbasa sa unahan. So, kaya yun ang system. Inauna nila yung writer na sa unahan na mismo ang kanyang pangalan. Okay. Ang sunod, to whom or about whom is speaking or writing. So, sino ang sinusulatan niya? Sabi dito, to them that are sanctified by God, the Father, and preserved in Jesus Christ, and called. Jude chapter 1b. So, thus one is to understand that this is a general epistle because it was addressed to the sanctified. Okay. The preserved and called who were in Jesus Christ. So, mga ligtas ho ang sinusulatan dito. So, this was not a particular epistle addressed to any one particular person or group of persons as a church or preacher. Okay, so,
One is to understand that this is a general epistle ang Jude. Okay? Ngayon, about what subject is he speaking or writing? So, ano ang subject? Ano ang pinag-uusapan? Sabi dito sa Jude 3, Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith, which was once delivered unto the saints. Jude 3, oh, or chapter 1, verse 3, kasi isang chapter lang naman ito. So, the subject matter of Jude's writing was the common salvation. Yun ang pinag-usapan niya dito. And how these sanctified, preserved, and called beloved ones should earnestly contend for the faith. So, meaning, to contend is to fight for the faith, or to protect or defend the faith. Yun ang pinapintindi niyan. Ang faith dito ho, yung system of teachings, yung mga turo, mga doctrines, system of teachings, which was once delivered unto the saints. So, ito'y binagay sa mga anak ng Diyos, sa mga santos, o mga saved. Hindi ito mga patay, ah. Hindi binigay ito sa mga patay, kundi sa mga buhay sa panahon ito. Okay. Thus, the subject is clearly the common salvation. So, when or about what time is he speaking or writing? So, kailan niya ito sinulat? Ito, according to Usher's chronology, ito ay mga scholars no, na nag-study talaga nito, Jude wrote about AD 66. He was speaking of a time when certain apostate teachers, apostate meaning mga umalis na ito sa katotohanan. Okay, nag-apostate na. Certain apostate teachers had already crept in among the true people of God. So, may pumasok. So, yun ang bantayan natin. Okay? Na may papasok sa ating mga kawan, no? Sa ating grupo, sa ating church, na apostate na pala. Siguro, sa start, parang totoo. Sumusunod sa totoo. Ngunit, kalaunan, lalabas talaga ang tunay na kulay nito at ang mga turo nito na hindi angkop doon sa turo ng ating Panginoon at ng Bible. So, ito ho sila ay nakapasok. Okay, so yun ang mga bantayan natin. Ito ang isa sa mga reason ni Jude na sumulat siya. Certain apostate teachers had already crept in among the true people of God, as is evident in verse 4. O, tingnan natin yung Jude 4. Punta tayo sa Jude naman. Okay? Ito, Jude. Okay. Verse 4. O, sabi niya dito, For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. See? So, ito, no? Meaning, ang mga tinuturo nila affects salvation, okay? And affects important teachings, no? In the Bible. Okay, so what is the occasion for speaking or writing? Ano ho ang occasion? Bakit siya sumulat? So sa verse 4, yun ang yung binasa natin kanina lang. Yun nga, kasi may pumasok ng mga tao. So the occasion number 1, Jude's writing this letter to the sanctified, preserved, and called about the common salvation. Okay, about AD 66 and was certain men had crept or sneaked in among the fellowship of the children of God and were living immoral lives. So, ito ho ay tingnan mo napakapugi naman, no? Ang ganda pa magsalita, no? Parang anghel magsalita. Ngunit sila ay nabubuhay pala sa immoral na nabuhay at hindi nagbago. Okay lang naman kung nagbago na sana, no? Pero kung ongoing pa yung mga immoralities na ginagawa,
Yan ang sinasabi dito, that were unbecoming to Christian conduct. Okay? So, mahirap yun. Kung mahirap yun na may member na papasok, o siguro, member siya sa ibang grupo na pumasok sa grupo natin, at ngayon, nagpakilala na membro, medyo maano pa yun, no? Madala kasi member lang. E kung pastor ang pumasok o teacher ang pumasok, at saka, ayun, akala mo, ang galing-galing. Eh, no? Maganda magsalita, maganda mag... may personality. Okay? Madaling maakit ang mga tao kung paano siya magsalita. Ngunit, ito pala ay nagdadala ng kadimunyuhan. Yun ang delikado. Sabi dito, living immoral lives that were unbecoming to Christian conduct. Yun ang sinasabi ni Jude dito. So Jude then proceeded to make the application of his message. This 5-point question system or rule for interpretation is therefore very clearly illustrated in Jude's writing. The insufficient grammatical and historical accuracy gained by finding the answers to the 5-point question rule to be sound basis for the theological meaning of the remainder of the book of Jude as a whole, or any particular part of it. Since this book is a general epistle, or written for all the same in general, certainly the teachings of it apply to those in the Lord's churches as well as those who are saved and may not be in the Lord's churches. So, yun, no? So, ito ho ay para sa lahat ng mga ligtas. Yung mga nagsisi o nagrepent ng kanilang makasalanan, nag-change ng kanilang pag-iisip galing sa mga mali na turo at mali na paniniwala regarding salvation, at sila ho ay nag-trust lamang diyan sa Panginoon na kanilang tagapagligtas. Ito ho ang sulat ni Jude ay para sa kanila. Okay? Ngayon, yun ang Jude, no? Ngayon, ang Philemon naman ang ating pag-uusapan. Ito ho ay a particular epistle. The book of Philemon is a specific epistle addressed to 3 individuals and a church. Okay? 3 individuals and a church. So, specific ito sa 3 individual at saka sa iglesia. So, in the main, its message was meant for Philemon. Okay? So, ito letter ito kay Philemon. Yet, a lesson of Christian forgiveness and conduct was admonished upon Philemon, which is profitable for any church member to learn, and that everyone should learn and practice. Okay? So, maganda rin dito, no? Na makita nato kaya, makita natin kaya ito ay inspired by God para sa atin. So, sino ho ang nagsasalita dito? Who is speaking? Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy, our brother. So, Philippians chapter 1a. Okay? So, it is to be understood that the Apostle Paul was the one who did the writing with Timothy, who possibly assisted him. So, sometimes, nagpapatulong sila magsulat. Okay? So, si Paul ho ang writer assisted by Timothy. Okay. So, to whom or about whom is he speaking or writing? So, kay sino siya sumusulat? Unto Philemon, our beloved brother and fellow laborer, and to our beloved Apaya and Akepos, or fellow soldier, and to the church in thy house. Philemon chapter 1b and 2. Okay? So, dito ho, sa libro ni Philemon, kitang-kita natin, no? Na siya ang sinusulatan, at may iba pa palang nakalakip dito, si Apaya at si Archippos. Okay? At yung tatlong yan, kaya nga yung sinasabi kanina, tatlo sila, si Philemon, si Apaya at si Archippos, at ang church na doon sa kanilang bayan. Anong meaning itong church in thy house? Kasi ang church
hindi ho yung building, mga tao. At sila ho ay nagtitipon-tipon doon sa bahay. Okay? Sa bahay ni Philemon. Oh, so ang church, ano to, house church ho ito. Oh. So scriptural din pala yung house church. Okay? Kagaya namin, maraming instances na house church, may time din na nagrerenta tayo, no, ng ibang place or meron na tayong sariling building. So iba-iba ang mga situation. Yun. So itong church na ito, itong grupo ng mga tao na ito, so meaning ang church, ang grupo ng mga tao ay nagtitipon-tipon doon sa bahay ni Philemon. Kaya church in the house. Ngayon, about what subject is he speaking or writing? So ano ang pinag-usapan dito? So, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds, Philemon 10. Okay? If he hath wronged thee or oweth thee aught but that on mine account. Philemon 18. Okay? The subject of Paul's letter is Onesimus, who once was a sinner. So dito ho si Onesimus ang pinag-uusapan ay isang unbeliever. Okay? Isang unbeliever o hindi paligtas na nakatira doon kina Philemon dati. Ngayon, ito ay may ginawa, no? Nakasalanan. Oh, iyon ang pag-usapan natin mamaya, makita natin 'yan. So, 'yun ang topic nila, itong issue about Onesimus, who was once a sinner but who had been saved and become profitable to Paul. Ito ho si Onesimus na unbeliever dati, ngayon ho ay na-save. Okay, na-save siya, naligtas na siya, nagbago na siya, at sabi nga dito become profitable to Paul. So meaning, before, unprofitable siya. Gumagawa ng kasalanan, problema siya, no? Siya ang dahilan ng maraming problema. At ito nga, ang letter na ito, kasi gumawa siya ng problema sa previous na, kung saan siya nakatira. Okay? At dito ngayon, na-save siya, nagbago siya, at ngayon, profitable na siya, nakakatulong na siya sa kay Paul. So ito ngayon, sumulat si Paul balik doon sa kanyang tinitirahan dati na si Philemon. O, ito ang story nito, no? So when or about what time is he speaking or writing? So this was written about AD 64. It was written at a time when Paul desired to visit the brethren and church at Colossae, no? In verse 22. Tingnan natin itong verse 22. Philemon na pala tayo, no? Sorry. Kalimutan natin. Philemon. Ito ba? Philemon. Yung version 22. Okay? But whether prepare me also a lodging, for I trust that through your prayers I shall be given unto you. So, ito ay sinulat sa Colossae, sabi dito. Church at Colossae. Okay. Ngayon, dito natin anuhin, what is the occasion for the speaking or writing? So, anong okasyon? No one verse or passage seems to sum up the actual occasion for the writing of this letter, but the sum of its contents seems to justify the position generally held by the Bible scholars that this letter was written to Philemon because Onesimus, one of Philemon's slaves, or slave ito siya, no, had stolen some money or pera and run away tumakbo from home to Rome, where Paul was and there had become converted to Christ. Philemon 11, 15, 16, 18, and 21. Okay, so ito ang background nito at sinasabi sa Philemon sa case ni Onesimus. So isa siyang slave ni
isa siyang slave ni Philemon, at ngayon ito si Onesimus ay nagnakaw, no, ng pera at tumakbo. Ngayon doon siya pumunta sa Rome, at doon nagkita sila ni Paul, nakarinig ng salita ng Panginoon na save, naligtas. Okay? At kaya naligtas, nagbago, nagpakita na nagbago. So ito maganda kasi nagbago. Ito ang isa sa mga anuhan natin, no? Na may mga taong pupunta sa atin. Okay? Magpakilala na magsabi na ako ay member ako doon na church. Ganun. So, i-compare mo dito sa case ni Onesimus. Si Onesimus ho ay una, unbeliever. Kaya understandable yun, ha? Magawa ng mali kasi unbeliever, eh. Okay? So, galing sa ibang lugar, pumunta sa church natin, okay, nakinig ng salita ng Panginoon na save. Ngayon, nalaman natin na criminal pala ito, may ginawa palang mali. So, ano gagawin natin? So, ayusin natin. Ayusin natin kung paano maayos, o baka pwede pang maayos na kung hindi siya pwedeng, na pwedeng hindi siya mapriso, so mas maganda. Pero kung hindi, so ano, hanapan natin ang pinakasolusyon na masolve yung problem niya. Ayun ang ginagawa natin. Ang problema, yung galing sa ibang church na kagaya natin, pumunta sa atin, tapos akala natin okay kasi galing naman sa kaparehan natin, eh. Ngayon pumunta sa atin, tapos hindi, kaya dapat lang na ano, no, i-check mo mabuti na kausapin mo yung previous church niya. Okay? Yung previous church niya, kung ano ba ang background, no? Bakit siya umalis doon? Sa trabaho lang ba? Transfer of residence? Kung ano? O baka may ginawang problema doon sa church kung saan siya nanggaling. Yun ang mga... Kasi nangyayari, gaya nito. So, okay, ito kay Onesimus kasi unbeliever pa man siya, yung nag-transfer siya ng Rome. Okay, kaya nga ito, sinasolve ni Paul, no? Para maayos sila ni Philemon na dati niyang amo nga, kung saan nag-nakaw siya. So, pero yung mga Christians, for example, na discipline siya sa church, okay, nag-transfer sa ibang lugar kasi wala na siya yung ano dito, kasi na-discipline na siya dito, so punta siya sa ibang lugar, nag-transfer ng membership. So, ano gagawin ng church na pinuntahan niya? So, dapat i-check mo before mo tanggapin. Okay, baka magka-problema. Okay? So, maganda yan kung hingi ka ng clearance doon sa previous church niya para para maayos. Pero dito natin makikita na pwede pala yon na makialam, o I mean, mag-ano ng concern yung church na pinuntahan, na mag-consult doon sa previous church, at saka kung pwede, ano, no? So, meaning, ginawa ito ni Paul in behalf of Onesimus, na tinulungan niya ito. Eh, kung dito sa example, what if nakagawa nga siya talaga ng problema doon sa previous church niya, at ngayon dito sa dito nag-transfer sa inyo ngayon, sa inyong pangangalaga na nandiyan siya, gusto siya mag-transfer. So, kung sa akin lang, at saka siguro ganun din ang ano ni Paul dito, kagaya nitong sa case ni Onesimus, nagbago, nakita mo na talaga yung pagbabago niya, yung mga nagawa niya na kasalanan, yun ang gina-prevent niya dito, ano, nakita mo talaga yung totoo. So, na-test mo talaga, bigyan mo rin ng time, no, na ma-prove o mapakita niya yung pagbabago niya, na hindi peke or ano lang yun, no. So, pag ma-approve mo at confident ka nga, nagbago na talaga nga itong taong nito, at bakit hindi mo tanggapin, di ba? Para maayos at makaserve siya ng mabuti para sa Panginoon. Parang ganito ang ano ng Book of Philemon regarding these issues, ano, mga transfers. Pero what if, nung transfer sa'yo, akala mo okay, ngayon nakita mo, parang the same pa rin, eh, walang pagbabago. Kung example, doon sa previous church, ang problem niya is ng bababae o ganun. Tapos dito parang ganun din, parang
ang mga kilos niya parang ano masyado sa mga malapitin masyado sa mga babae. For example, pastor ang pinag-uusapan natin. Malapitin para sa mga babae. Yun ang issue niya doon sa mga previous niya na church. O, kaya na-disiplina siya. So, siguro, medyo care, huwag mong basta-basta tanggapin yan. Kasi, may ano eh, nandoon pa rin ang symptoms eh. Hindi man natin makita yung puso ng tao, pero nakikita mo sa galaw niya, makikita mo man yan. Especially pag lantaran niyang ginagawa. No? Lantaran ginagawa niya na sobra siyang mag-appreciate sa mga ano mga babae, lapitin, saka, no? Especially pag married siguro yung tao, no? At naghiwalay pa sa asawa. So, at ngayon, hindi pa nga, wala namang divorce dito sa Pilipinas, wala namang, ano, at kung annulment of marriage naman ang pag-uusapan natin, yun is, ano yan eh, kung sa, ano pa, wrong in the beginning, ano, from the beginning. May term yan sa, ano eh, ano, ewan ko kung Latin ba yan, no? Void ab initio. Parang sa start pa lang, wrong na. O, ganun ba? So, kung ganun, na ano, saka alam mo naman ang mga, ano, kaya ang mga reasons na pwedeng ma-annul yung marriage, na mahimong mapakita mo na illegal nga yung marriage nyo, kaya parang walang marriage na nangyari. Yun naman actually ang annulment. Iba yung divorce eh. Ang divorce kasi na-married talaga kayo. Accepted yan na married kayo. Naghiwalay lang talaga kayo. At legally, nag-divorce nga. Pero sa Bible, yung divorce naman, ito, isang controversial na issue din ito na pinagtatalunan ng mga marami, itong divorce, na ano, itong pwede ba makapag-asawa ulit? Sa law, yes. Sa ibang mga countries, kasi dito wala pa nga. Doon sa ibang mga countries, inalaw nila na mag-asawa ulit. Kaya may mga taong tatlo, apat, o limang beses magkapag-asawa. Mag-asawa ngayon, divorce, asawa na ulit, divorce na naman, asawa na naman ulit. Kaya maraming mga anak na sa may iba-ibang mga asawa. O, ganun naman ang nangyayari. So, dito sa kay Onesimus, ang nag-initiate na maayos ang buhay ni Onesimus, ang relationship niya sa previous na owner or kasi ano pa ito, no? Oh, sabihin na lang natin, previous niya na boss. Okay? Na ninakawan niya at ngayon dito siya ano, at understandable 'yun kasi unbeliever pa man siya noon at ngayon dito believer na siya. So in behalf of Onesimus sumulat si Paul sa kay Philemon. Okay, yun ang pinag-usapan dito. Of this Scofield says, so itong sabi ni Scofield, Onesimus, profitable. Yun palang meaning ng name niya, profitable. A slave of Philemon, a Christian of Colossae, or Colossians, had robbed his master and fled to Rome. There he, a convert through Paul, who sent him back to Philemon with this letter. Scofield Bible page 1,286. Ayan. A.T. Robertson comments, this letter was sent to Philemon by Onesimus, a convert turned away by of Philemon along with Tychicus who is going to Colossae with Onesimus. Ayan. Colossians 4, 7 to 9. Word Pictures, Volume 4, page 464. Okay, yan ang background. So, summary of the book of Philemon using the 5-question rule of analysis. So, the summary of the 5-point question rule of analysis reveals this. 1. The book was written by Paul. 2. To Philemon, Apeia, Archippus, and the church in Philemon's house. About Onesimus and his return to Philemon. 4. About AD 64, and it was occasioned by the conversion of Onesimus, a slave of Philemon who had drugged him, run away from home, and had been converted in Rome. Okay. Kaya ho, dito tayo ngayon sa Corinthians, 1 Corinthians. Ito ho is a particular epistle, meaning nakasulat ito or ang purpose nito sa isang particular na tao o grupo ba? O tingnan natin. 1 Corinthians is a book written about many subjects.
and to instruct members of a particular church of the Lord on numerous doctrinal matters. In other words, this is a particular letter to 1 Corinthians. So it is therefore the purpose of this writer to analyze this book by outline, chapter by chapter, in addition to answering his 5-point question rule of analysis for proper application of interpretation. So dito, ang ginawa ni Albert Garner dito, ang author ng Bible analysis na ating ginagamit, ang ating tatalakayan ngayon dito sa 1 Corinthians, yung ano lang muna, yung parang summary lang muna. Next na ano natin, episode, anuhin natin yung chapter by chapter kasi it will take time. So yun ang gagawin natin. O sige, anuhin natin ito. No? So who is speaking or writing in 1 Corinthians? Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes, our brother. Okay, 1 Corinthians 1:1. Ayan, sinulat. So, kay sino niya ito sinusulat? Sabi dito sa verse 2, no? 1 Corinthians chapter 1, verse 2, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. So from this, it is to be understood that this is a particular epistle written to the church of God at Corinth. So ito ay sinulat sa iglesia doon sa Corinto. Secondly, to sanctified people in Christ. So sa mga ligtas, no? Thirdly, to people called saints. So itong mga ligtas, tinatawag ito ng mga saints. So kasali sila. So meaning sa mga ligtas. Four, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. So the term, ang Greek, sabi ni Albert Garner dito, is used 123 times in the New Testament and means in close association with. So, yun ang pinaintindi niya. This is therefore a circular church letter meant for other churches in close association with the church at Corinth, even through churches today. So, pwede sa atin ngayon, no? The term every place comes from a Greek term that means its locality. So, this letter was written not to all the saved. So, hindi ito general epistle na para sa lahat ng saved. Unrestrictedly, who call on the name of the Lord, but to those in close association of this term, Harper's Analytical Lexicon describes its meaning as used to refer to colleagues. Yun ang pinaano sabi ni Albert Garner. So this letter was written to the Church of God at Corinth, her members and members of other churches in association with or colleague with her in every locality. Verse 7 also states that they had come behind in no gift and were waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So yun ang pagpaintindi ni Albert Garner regarding that term. Okay. About what subject is he speaking or writing? Now therefore you brethren, and now I beseech you brethren by the name of our Lord Jesus Christ that we all speak the same thing, that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. 1 Corinthians chapter 1 verse 10. From this, it is to be understood that the Apostle Paul was entreating the church at Corinth to seek to carry on the Lord's business without divisions, speaking the same thing, perfectly joined together in the same mind and judgment. The general contents of the book reflects Paul's divine instructions concerning doctrinal and moral error that had crept into this church to cause divisions. So the general subject of the book is divisions in the church and how to remove them. So paano i-solve itong mga divisions dyan sa church? Kasi may mga taong papasok na mag-cause ng division. Maraming mga reasons how they cause divisions. Ang delikado dyan yung mga doctrinal reasons, no? Doctrinal issues. Pero ang iba dyan, mga ano yan, no? Mga hindi pagkauunawaan at dahil sa mga maraming mga bagay. It could be behavioral, it could be
mga system na yun, mga methods na ginamit o mga protocols dyan na hindi nasunod o iba't ibang mga reasons pa na pwedeng gamitin ni Satanas para mag-divide. So, dito gusto nating masolve. Pero sometimes kasi hindi masosolve yan kung hindi i-accept ano ang problema, kung hindi tingnan talaga ano ang real problem. So, kaya dito si Paul, yun ang iniisa-isa niya. Okay? Doctrinal ba or moral error ba ito? Okay? Para ma-solve kung ano mang ano niyan at paano matanggal ang problema. Kung hindi matanggal ang kung ang problema na sa tao ay mangyayari na ang tao ang matatanggal. O ganun 'yon. So, when or about what time is he speaking or writing? According to Usher's chronology, Paul wrote this letter about AD 59. Dr. A. Robertson, however, says, like all the years in Paul's ministry, we have to allow a sliding scale in relation to his other engagements. One may guess the early spring of AD 54 or 55, WordPress, volume 4, page 65. So, mga yon ang years, no? Kung saan niya ito sinulat, AD 59, may sinasabi dito, or 54, 55. So, nandiyan na yan, no? Okay, what is the occasion for the speaking or writing? Ano ho ang okasyon? So, the occasion for this entire book is summed up in one verse. For it had been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. So, may mga problema. So, nakakarinig si Paul. At ano ito? Mga chismis ba ito? Hindi. Mga ano ito, no? Kasi pinag-uusapan, kailangan talaga malaman ng mga pastors ano ang mga nangyayari sa paligid. At maganda yung napag-uusapan para malaman kung ano ba talaga ang mga problema at paano ito ma-solve at kung sino ang kakausapin at ang puntahan. Okay? In case na parang merong talagang delikado na issue. Okay? Hindi man kaagad yan na So, sometimes, hindi man kaagad tayo maniniwala din, no? So, may mga marinig tayo, makikita natin kung saan ba talaga before we will make mga important decisions or judgments na magagawin. So, these contentions that were existing in the Corinth church were reported to him by the household of Chloe. So, the contentions were over several things or subjects. In the chapter analysis of the book, let it be closely observed that the subject often changes. Okay. So, when or about what time is he speaking or writing? According to Usher's chronology, Paul wrote this letter about AD 59. Dr. A. Robertson, however, says, like all the years in Paul's ministry, we have to allow sliding scale in relation to his other engagements. One may guess the early spring of AD 54 or 55, WordPress, volume 4, page 65. So, what is the occasion for the speaking or writing? The occasion for this entire book is summed up in one verse. For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. 1 Corinthians chapter 1, verse 11. These contentions that were existing in the Corinth church were reported to him by the household of Chloe. The contentions were over several things or subjects. In the chapter analysis of the book, let it be closely observed that the subject often changes. Okay. So, yan. I hope na itong ano na to, no? Discussions na ito, itong mga sinulat at mga mabasa natin, makatulong sa atin to understand deeper at yung practical na itong binibigay nila is practical way para hindi ho tayo maligaw sa tama na pag-intindi ng scriptures. Kaya sabi sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. May God bless you and thank you for listening. Like and subscribe. This is a ministry to uplift the weak and the fallen, to edify.
soldiers in battle to their war.